Posibleng tumaas ang presyo ng LPG ng mahigit 5 piso kada kilo dahil sa napipintong kakulangan ng supply. Dulot yan ang pagsasara ng import terminal ng Shell sa Batangas at isang buwang maintenance shutdown ng refinery sa Tabangao. Balitang hati ni Julio Segovia. Humahaba na naman ang pila ng mga LPG tanker dito sa Mariveles, Bataan, mula Southern Luzon. Napipilitan daw dumayo rito ang mga nagpapakarga ng LPG dahil sarado na ang import terminal ng Shell sa Tabangao, Batangas. Sa pagdinig ng House Committee on Energy, inihayag ng LPG Marketers Association na hindi malayo magkaroon ng kakulangan sa supply ng LPG sa Marso. Bukod sa pagsasara ng import terminal, sasailalim daw sa halos isang buwang maintenance shutdown ang mismong refinery sa Tabangao. Kaya halos 17 milyong kilo ng LPG o higit isa't kalahating milyong regular na tangke ang mawawala sa merkado. Tutugon sana ito sa 65% ng pangangailangan ng buong Luzon. Kaya pag nagkataon, hihilahin din daw nito pataas ang presyo ng LPG, higit 5 pisong dagdag kada kilo. Kung nagkaroon ng maintenance shutdown sa March, on top of the shortfall, additional 10 million kilos ang mawawala, then it will be worse. Kaya nga ang nakikita namin, ang kasunod nito is price increase na dapat sana ay rollback tayo ngayong mga buwan na ito. At ayon sa LPGMA, hindi kayang tugunan ng liquigas ang taas ng demand sa LPG sa buong Luzon, lalo pa kung masama ang panahon at naantala ang biyahe ng barkong may karga ng supply. Paliwanag ng Shell, higit pa sa business decision ang pagsasara sa import terminal sa Batangas. May kalumaan na raw kasi ito at hindi na rin ligtas kung magpapatuloy sa operasyon. Given that the facility is now 30 years old, substantial investments in the refrigerated LPG facility will be required to ensure continuous operations reliability and safely. We will use again our moral suasion to encourage Shell not to close it immediately. But the decision mentioned or the reason stated is the unsafe facility. So I think we have to validate. Naibenta na ng Shell sa Isla Gas ang kanilang LPG production. Pero ayon sa Shell, kahit pasarado na ang import terminal at mag-maintenance shutdown ng refinery nila sa Tabangao, wala naman daw problema sa supply. Dagdag na pasilidad ang kailangan. Sinegundahan ito ng LPG Refillers Association. Solution is for short term is probably to operate the facility if possible, if not to have an alternative facility in the south that would accommodate the supply shortfall. When did Shell inform DOE na i-decommission na namin? Formally, not just a verbal report sa meeting. Months, sometime in September. Decommissioning, they texted Director Mansada that they will decommission the they what? SGE. They texted. Yeah. Is that what you said? Is that how it's done, Mr.? Nasabon pa ng mga mambabata sa mga kinatawa ng DOE dahil hindi nila masagot ang ilang tanong. Kaya pinadadalo ng komite si Energy Secretary Jericho Petilla sa mga susunod na pagdinig. Julio Segovia, GMA News.